sasabi ko lang mga kapatid, no, hindi nyo napanood o tinapos yung video ko mga kapatid. Kasi kung natapos mo yung mga kapatid, andun po yung kasagutan sa inyong katanungan mga kapatid, no, sa dulo. Kung paano gawin kapag umabot na kayo sa ganong karaming subscriber. So ito po yung video na yun mga kapatid. Panoorin lang natin saglit mga kapatid. Sa tingin mo na reach mo na mga kaprins, so balik ka na sa account mo, no? So click mo na yung profile mo, yan, and then pag edit mo mga kaprins, no, click mo na yung edit profile mo, yan. So bago yan, kung naka hindi ka pa naka business account, so mag switch ka na mga kaprins, no, sa business account. Kung naka-personal ka pa lang, no? So dito lang naman yan sa hamburger type na yan, no? Click mo lang yan dito sa manis account. So alam kung alam yun na yan, dahil yan lang naman ulit-ulit. So dito sa control, no? Sa account control, sa switch account. So kung hindi ka pa naka-business, so i-switch muna sa business account. So since naka-business account na ako, so skip na natin yan. And then, kung naka-business account ka na, then edit profile ka na, no, mga friends. Click mo yung edit profile mo. And then, dyan, nakikita mo na, meron na kayong website. Kung nakakabot mo na yung 1,000, ayan na siya. May website na ako, mga friends. So, ulitin ko na lang ito, mga friends. Alang-alang sa inyo. Ayan, mga friends, no. Hanapin na natin sa TikTok. So ganito mga kaprins yung gawin nyo, no, kapag naka 1,000 na kayo, umahigit pa. So open nyo si TikTok dyan sa ilalim. Sa kanan mga kaprins, no, yung account. So, open natin yung account natin. And then mga kaprins, doon sa ibabaw, sa kanan uli, nakaibabaw yung hamburger type. Click natin. I-click mo lang yan. And then ito na po yung lalabas. May tatlo po dyan na pagpipilian. So, piliin mo lang itong setting and privacy mga kaprins, no. So, click mo lang yan. Then, sa ibabaw mga kaprins yung manage account. Click natin. Punta kayo sa manage account na yan. So, here we go. And then sa pinakailalim mga kaprins, second to the last. So nakalagay dyan mga kaprins, switch to personal account yung sa akin yan mga kaprins. Pero kung hindi pa kayo mga kaprins naka business account, ang nakalagay dyan mga kaprins ay switch to business account, hindi personal mga kaprins. So since naka business na ako, kaya mga kaprins ito naman ang papalit, no, switch to personal account. So mga kaprins, kung ganun ang nangyari sa inyo, ang nakalagay dyan ay business account. So mga kaprins, mag-switch na kayo. I-click mo na yan. Switch to business account mga kaprins. Kaya hindi po lumalabas yung website ninyo. Yun po ang dahilan mga kaprins. Ganun lang po kasi play mga kaprins. No? So since naka-business na ako, hindi ko na pwedeng palitan yan mga kaprins. Dahil masisira lang yung aking pinaghirapan mga kaprins. Kasi once mga kaprins, pag naka-business na kayo, no, parang yan na yung last nyo na option mga kaprins kapag nabigyan na kayo ng website at email ni TikTok. So may warning si TikTok dyan mga kaprins, so basahin nyo na lang yan yung lumalabas dyan. So mawawala yung business account features natin, no? So hindi ko na isusugal yan mga kaprins. So since kayo mga kaprins hindi pa naman kayo naka business account, so okay lang yan mga kaprins, no? Okay, matakot dyan. So wala talaga kayong choice. Kung hindi, i-switch nyo talaga sa business yan mga kaprins, kasi wala talagang lumalabas dyan na email at saka website ninyo. So yan mga kaprins, no. So continue lang kayo, switch anyway. So click mo lang yan, tuloy-tuloy mo lang yan mga kaprins, no. So sundan mo lang yung instruction dyan, madali lang naman yan, hanggang matapos mo mga kaprins, no. Pilapan mo lang ano yung hinihingi dyan. So since okay na sa akin, so assuming mga kaprins, no, okay na kayo na switch nyo na sa business account, okay na. So balik na lang tayo, tingnan nyo
balik kayo ulit sa profile niyo doon sa pinaka dashboard. So tignan niyo mga ka-friends kung okay na, kung mayroon na siya. Papadala po tayo sa USB. So andito na tayo sa ating profile mga ka-friends, no, yung edit profile diyan, pindutin mo lang 'yan. Para makita na natin kung okay na, no. Kung mayroon na kayong website, kung nag-appear na yung website niyo, no. So scroll down lang mga ka-friends. Scroll down nyo lang sa ilalim at hanapin nyo yung website kung mayroon na, kung nag-appear na yung website. Yan, scroll down lang. So yan mga ka-friends, sa akin mayroon na dahil qualified na tayo dyan. So yan mga ka-friends, no. So yan lang mga ka-friends, kung qualify na kayo, naabot mo na yung requirements ni TikTok. So lalabas na yan ako sa mga ka-friends ko kapag naka-business account na kayo, no. So click mo lang yung website na yon na lumalabas din. Yan mga ka-friends. Depende yan sa inyo kung anong ilalagay mo dyan na website ninyo, no, kung affiliate marketer kayo. So pwede mo ilagay dyan ng link ng product, no, product ninyo na ipopromote, no. Depende sa inyo kung website ng YouTube, Facebook, Twitter, Instagram at iba pa. Sana nakakatulong mga ka-friends ang maikling video na ito para sa inyo mga katanungan. Salamat sa walang sawang pag-subaybay, pag-suporta at panoorin na lang mga ka-friends at nabayanan ang sunod kong mga uploads. Kahit saan, kahit kailan, sino ka man, ano ka man, walang kasama sa mga kaibigan, nag-isa, huwag ka mag-alala na ito. Friends,